Hi guys, KitKat here. Thank you for stopping by and welcome to my channel. So for today's video, meron tayong try na isang cushion. Ito guys, matagal ko na siyang ginagamit pero ito yung kauna-unahan kong cushion. Ito yung Snoddy Natural Soft Milk Cushion. Napabili ako nito last year kasi dahil kay Miss Anahay, kasi nga ito yung isa sa mga favorite niyang cushion na galing sa Korea. Kung gusto niyo malaman kung ano masasabi ko sa product na ito, just keep on watching. So, let's now proceed sa pag-a-apply ng cushion sa face natin. Pasensya niyo na ang mukha ko na walang kahit na anuman. I mean, may moisturizer na ako pero wala akong naman. Tapos naglagay pa ako ng contact lens, tapos naluha-luha pa ako, kaya ganyan yung itsura ko. Pero ito na nga yung Snoddy na Natural Soft Milk Cushion. Itong cushion na to, hindi ko siya first time na gagamitin. Pero yung cushion niya, dry na siya. Ayan. Ayan siya. Pero if ever man, sabi naman ni Miss Anakay, wala na pag ano yun, no? May pag gaya, gaya-gaya lang. Pwedeng ilagay ko dito yung BB cream. Tapos, parang cushion na rin siya. Yung favorite BB cream mo. Tapos, ayun. Semi na rin siya. So, ito guys, ubos na to. Kaya, kukunin ko na yung refill niya. Nakalagay yun dito. Ayan siya. Tapos, ito yung itsura niya. May kasama na rin siyang bagong puff. And, ito yung pinaka-cushion niya. So, ayan. Kapag papalitan mo na siya, itutulak mo lang siyang ganyan. Tapos, hiwalay na siya. Tapos, ikakabit na natin ang ating bagong cushion. Tapos, tulok na natin siya. Tapos, tumunog na siya. Yan. Kabit na siya. Tapos, bago na siya. So, ayun. Maglagay na tayo. So, half muna ng face natin para makita nyo yung difference nung merong cushion sa walang cushion. Ayan, open natin siyang ganyan. Ito siya, guys. Yung scent niya, may pagka-floral siya. And since hindi naman ako ma-arte sa amoy-amoy na yan, okay lang naman sa akin. Ang shade nga pala nito, guys, is 23. Apply na natin siya. Ito na lang din yung gagamitin kong mirror. Ito na yung pinaka-dark, guys, sa shade niya. 23. Puti niya. Nag-swimming kasi ako, guys, kaya medyo umitim din yung kulay ko. Medyo lang naman. Pero, maputi talaga siya. Yan siya. Ito yung meron. Ito yung wala. Halatang-halata naman, guys, na maputi siya sa akin. Pero, masyadong maputi lang siya tignan, guys, sa camera kasi, ano, nakablock ako dyan. Kasi, ano siya, nagre-reflect yung pagka-dewiness niya. Pero sa personal, ano naman siya, kaya namang gawa ng paraan after na patungan ng powder. Dito naman kasi sa Pilipinas, hindi naman ubra na ito lang yung gagamitin mo. Papatungan mo talaga siya ng powder kasi mainit dito. Besh, hindi pwede yung cushion lang. Apply na rin tayo sa kabila para magpantay yung kaputian ko, no? Pagkadalawa naman na siya, or yung buong face ko naman, hindi naman siya as in masaugatig na sa personal, guys, ha? Sa personal. Pero sa camera kasi, ayan, super puti niya. Kung mapapansin nyo, guys, yung coverage niya, light lang. Kasi tingnan nyo, kitang-kita pa yung mga pimple marks ko dyan. So, mabilis ang segue lang kung ano yung mga product na ginamit ko sa face natin. So, sa kilay ko, ang ginamit ko is itong EB Advanced Brow Define with Paddle Brush. And then yung sa lids ko is itong Luna Organics Clay Blush Autumn, yung shade. Tsaka sa cheeks ko din yung ginamit ko. Tapos, yung eyeliner na ginamit ko is itong EB Advanced na Waterproof HD Liquid Eyeliner. Sa lips ko is ito lang EB Advanced na Lip and Cheek Stain. Tapos, nag-contour and highlights lang ako ng slight. Ang gamit ko lang is itong Curl and Contour Stick and Strobe Stick. So, ayan. Nag-contour lang ako ng slight dyan sa nose para medyo matangos-tangos naman tayong tignan. Unahin na natin itong packaging. So, ito siya, guys. Medyo makapal siya. Usually, ganito naman talaga yung cushion. Pero, medyo hassle lang siyang dalhin. Lalo na kung mahilig ka sa mga maliliit na bag. Kasi nga, medyo makapal siya. Once you open this, meron siyang mirror. Okay naman yung mirror niya. Yung puff niya, guys, super lambot din. Tapos,
Kapag in-open mo siya, guys, ganyan yung itsura niya. The usual cushion. Cushion siya, tapos nandiyan yung product. Kung meron sa inyo na medyo sensitive sa scent ng makeup, meron tong amoy. Medyo floral yung amoy niya. And sa pagkakaalam ko, meron lang tong shade. 21, 22, and 23. Itong shade na to, maputi pa siya sa akin. Pero nagawan ko lang siya ng paraan. Dahil, ang ginamit kong pang set is itong Pants Magic BB. Tinted powder siya. So, medyo may pagka-brown yung shade niya. Kaya, na-tone down niya yung pagkaputi kanina na parang multo na yung face ko. So, ganun yung ginagawa ko. Kaya, nagagamit ko to. It comes with a refill. For the price of 750 compared sa ibang mga Korean product, mura na siya kung tutuusin, lalo na kung dalawa naman yung cushion na makukuha ninyo. So, lumalabas na 300 plus lang isa. Yung feeling nito, guys, sa skin, para siyang BB cream na manipis yung formulation niya. Yung coverage niya is manipis lang din. So, kitang-kita pa din talaga yung mga imperfection ko sa balat. Pero, ang kagandahan naman, nami-minimize yung mga pores ko. Yun nga lang, sobrang puti nga ng shade sa akin. Pero, since natuklasan ko naman kung paano ko siyang magagawa ng paraan para mag-work yung product sa akin, okay naman siya. Pero, siguro kung gagamitin ko siya alone, kunyari, malamig yung klima dito sa atin, tapos gagamit ako ng cushion, siguro hindi ko talaga to gagamitin since hindi ko nga siya ka-shade. Lightweight lang naman siya sa skin. Pero, since summer kasi ngayon, hindi ko siya magagamit for my everyday use. Siguro kung magagamit ko siya, kailangan ko talagang mag-bake or iset talaga na maayos yung face ko para hindi ako mag-oil up. Kahit na hindi ako oily, feeling ko kasi magiging oily ako once na lumabas ako ng bahay, lalo na mainit na ngayon. It's good for 12 months and meron siyang SPF 50+, PA++++, so namin plus nun, and then meron siyang 15 grams sa isang cushion. So makakakuha ka ng 30 grams for 700. Kung tatanungin niyo ako kung bibili pa ba ako nito pag naubos na siya, itong pangalawa, feeling ko hindi. Kasi medyo hassle, hindi ko siya ka-shade. Meron naman ng ibang mga cushion na kayang i-cater yung skin tone nating mga Filipina. And since meron naman ng mga ganung product, ba't ko pa ipipilit yung sarili ko dito sa hindi ko naman ka-shade, diba? So guys, ito na yung snowdie sa face natin or yung cushion sa face natin. And the time now is ayan, hapon na guys. So medyo ginaya ko lang yung makeup na ginawa ko nung nag-film ako nung naharaan. So ayan siya sa face natin. Guys, ito siya sa natural light. Hi guys, so ito na yung snowdie or yung cushion sa face natin. Time now is so try lang natin mag-blot gamit to. Kung yung makukaba tayong oil. Nung tinignan ko siya sa salamin, halos wala na yung cushion sa face ko. And ayan, kitang-kita niya naman, dumidikit na yung blotting paper. So, ibig sabihin, nag-oil up ako. Which is unusual kasi nga, hindi ako oil. Yun siya, guys. So, I think kung oily ka, this product or this cushion, hindi siya maganda gamitin, lalo na ngayong tag-init. Pero kung dry skin ka, I think carry lang naman. Kung magre-retouch ka naman ako, kasi hindi ako nagre-touch, guys, maghapon, simula nung in-apply ko siya. And ito yung oil na nakuha ko. Kita ba? Wala na yung makeup na in-apply ko kanina.
So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video as much as I did. If you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe by hitting that red button below. And kung meron kayong comments or any suggestions, ilagay lang yan sa comment section para try natin gawin yan sa mga susunod nating video. See you in my next one. Bye-bye!